So what's up mga kabarangay? So nandito ko ngayon sa Hayan Hotel and Resort. So kasama ko yung nag-show kanina sa Tanawan Leyte, si Supremo. All right. So say hi sa mga katanod ko. What's up? What's up mga katanod diyan? Ayun. So konting ano lang to. Mga katanungan. So Supremo, wag lang mat. Okay. Mabilis ako sa mat pero hindi ako magaling sa mat. Mabilis ako. Okay. So ganito, una kong tanong, how to be you po? How to be you? Wala, madali lang naman yung tanong na how to be you yan, ano lang yan eh. Depende lang yan sa kung paano mo dadalhin yung sarili mo. Kasi meron tayong sakit na mga Pilipino na ano eh. Yung yan, how to be you po, yung gaya eh. Mm. Diba? Pag in dun sa ibang tao, how to be you po, gagayahin mo sila. Pero hindi ka magiging legit kapag meron kang kagaya eh. Dapat tama. Ano, how to be me. Yun ang sasabihin mo talaga sa sarili mo. Dapat laging papunta lang lagi sa'yo, huwag sa ibang tao. So parang ano lang, be yourself. Be yourself. Be yourself, yun. Okay. Wala, kaya kanina mo, di na nag-ano na ako. Mukha na ako ermitan nyo eh. Pansin ko rin. Ermitan yung Japanese. Pakita mo yung chinelas mo. Diba? Chinelas, okay. Legit. Japanese yan. Pero kung ayaw nyo maniwala, tatanggalin ko yung grip ko. Wag na. Okay na yung chinelas. Wala naman silang makikita, blurred to eh. Japanese blurred. Ayaw nyo talaga makita mga kataw eh. Mukha rin batuta to. Pambara pantanod eh. Gago yun. Seryoso siya, seryoso siya. Hindi siya nagbibiro, seryoso yun. Serious na ano yan. Seryoso kong tao. Kalog yan eh. Okay, so may naririnig kayo na isang tao. Baka tatawin nyo kung sino. Mamaya interviewin din natin. Interview. Surprise lang muna kung sino. Okay, surprise lang muna. Pero hindi siya matanda. Okay. Batang bata. Sigat na komedya niya, sigat na komedya. May doon sa pangalan. May doon? Doon. Ay, may doon. Don Silio. Hindi, Don Silio. Kamay nga eh. Namaya pa yung okay. Airtime mo eh. Iba talaga yung ano. Alam ko, after nung showtime, may part na kumikita ka na rin, di ba? Pero naman, hindi halata sa'yo eh. Hindi. Oo. Pero yung isa yung nandito, halata. Oo. Halata siyempre, kumikita na, grabe. Kung ba naman magiging may ari ka ng aluminum store eh. may welding shop yan eh. Kala ko silver. Hindi, aluminum lang yan. Aluminum lang yan. Kaya nga dito malabas siya pag umuulan, takot naman ng kidlat. Lapitin ng kidlat yan, mga bakal. Alam niya, aluminum. Kahit seryoso yung usapan, hindi mo maiwasan. Iba talaga pag galing sa funny. Hindi naman iwasan. Huwag magipag-usap. Seryoso lang tayo dito. Seryoso lang. Okay, seryoso. Walang... Hindi natatawa yan. Walang tatawa. Okay, walang tatawa. Sayang. Serious matter to eh. Tama ba? Basta pag vlog, serious matter. Okay, serious vlog. Kasi yung mga Pilipino, ayaw nila yung mga talk shit. Dapat seryoso ang usap. Seryoso. Yan. Sabi nga, how to be me, kailangan keep it real. Okay, keep it real lang. Okay. So, kailangan seryosong tanong. Okay. So, after nung funny one sa showtime, pinangarap mo ba? Hindi naman sa after. Nung during sa funny one, parang pinangarap mo rin ba na manalo kaya ka nag-audition? Oo naman. Kasi dati, di ba, hindi pa ako nagpa-funny one. Sabi lang sa akin, uy, si Andres, magician, di ba? Nakilala ako, magician. Nung after funny one, sabi sa akin, di ba ikaw si Andres? Yung tinalo ni Donna, at least mayroon na akong moniker. Oo, okay. Kada nakikita nila ako, alam nila ako yung tinalo ni Donna. Mm. Wala ka nakakaalala ng pangalan ko? May trademark. Di ba ikaw yung tinalo ni Donna? Ganun. So yung trademark mo yung tinalo? Tinalo ni Donna. Tinalo, okay. Dapat, hindi yung Supremo. Hindi, wala. Okay. Yan yung tinalo lang. Tinalo ni Donna. So, pagsin, anong pangalan ko? Ikaw na may. Basta natanda ko kayo, tinalo ni Donna. Okay. Nagpapasalaman ako kay Donna, nakilala ako eh. Ba't wala si Donna dito? Panalo siya. Okay. Hindi niya kailangan. Yung isang interview nila, talo rin yan eh. Si Makata, talo rin. Ano to eh? Show ng mga talunan to eh. Wala naman kami nakasamang panalo rito eh. So yung beatbox, yung nagbe-beatbox? Yung beatbox, talo rin yun. Talo rin yun, okay. Sabi ba niya, Asia's Got Talent. Puta, nag-audition lang yun eh. So may gate hanggang gate nga lang yun. Sabi ng guwardiya, sample nga. Di pa nakapasa sa guwardiya yun. Stop! Sabi na, common, sabi ng guwardiya, common. So, may show na ano, may show pala na parang kung baga sa battle, may Battle of Champion. So, yung show ngayon, parang Battle of the Loser. Battle of the Loser. Oh, so, okay, diba? Okay. Kumbaga, kung sino yung manalo, wala pa rin bearing, talo ka pa rin eh. Talagang loser's bracket. Loser's bracket. Ito yung loser's bracket. Kumbaga, sa lahat ng mga talunan, ako yung nanalo. Ayun, ano lang. Okay, ang hirap magseryoso pag yung...
yung kausap mo, seryoso, ano eh. Seryoso. Masyadong seryoso. Masyadong seryoso. Okay, masyadong seryoso. Masyadong buhay dapat sinin-seryoso lang yan. So, after nung funny one, continue pa rin yung pagiging funny? Kailangan. Kasi, pag inalis ko yung pagiging funny sa akin, puta, sino na ako? Sabi nga ng anak ko eh, ayun na lang yata ang bumubuhay sa akin eh. Yung pagiging funny mo. Funny, oh. Kasi minsan nagseryoso ako, sabi nga anak ko, sino ka? Eh talagang nakalimutan ka kagad, okay. Kaya pag ginigising yung anak ko, patutuloy, nagnanaknak muna ako eh. Para malaman niya ako yun eh. Yun, so may, so kailangan maintain yung pagiging komedyante mo? Oo, kailangan maging maintain yung. Kahit corny, bahala na. Oo, kasi diba, pag tinanggal ko yung pagiging komedyante ko, sino ba? Pag sinabi yan, pala, pogi na lang. Wow! Oo, oh, diba? Ay, parang si Tony Stark, parang oh, gano'n. Diba? Without your suit. Wala, nati, ano ba? Ano lang, billionaire playboy. Oo, oh, yung diba? Billionaire pag, playboy. Pag, ikaw, kung hindi ka komedyante. Guwapo lang. Wow! Naloy! Diba? Anong walang sense yun, diba? Pag sinabi, tangan. Oo, oh, common na kasi yung guwapo eh. Pag sinabi, sino si Andre? Ay, yung guwapo. Wow! Wow! Wala, common. Marami ng pogi eh. Oo, bakit yun, diba? Ang ganda yung... Sinasadet, ah, yung poging nakakatawa. Yun, oo. At least dalawa. Dalawa ang hirap, unique. Ang hirap, oo, oh, unique kasi ang hirap maging ano eh. Yung poging nakakatawa. Hindi common yan. Yung pangit na nakakatawa, yan yeah, marami niya. Crazy duo. Sikat ako, I'm helping the girl. Example, pangit na nakakatawa. Number one example yun. Oo, oh, yung magtatay. Pangit yun eh. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Yung taga Cebu. Hindi, sa TV parang hindi naman masyado. Makeup! Makeup, nadadala ng makeup. Tsaka yung... Pag nagla-live sila, ine-edit na kagad sa video. Edit. Naka-face up. Face up, ah. May face up na pala yung mga camera sa shoot. Yung tatay. Scam na yun. Si Tatay Diego, yung madaldal sa likod. Nandiyan, mga kapatala, nakikita rin siya, di ba? Siya yung susunod, pero kumakontra siya. Pero wala siya rito. Ano lang yan, spirito ni Tatay Diego lang yun. Kung i-video natin, kailangan naka, ano tayo? Hindi, papatawag tayo ng DPWH. Kasi nung sponsor ng makeup nila eh. Palkada yun, tas semento. Ay, ano? Hindi talaga regular na makeup. Oo. Talagang pang-government na makeup. Bago pag mini-makeup ka, sila naglalagay din ng ano, yung caution, may network. Naglalagay ng ganun, diba? So, may gaganon. Caution, may network. Hindi agad mini-makeup pa yung crazy dude. Ah, kaya. May ganun pala. Kaya pag taping, nauuna silang dalawa kasi matagalan yung ano. Matagal. Diba pag ano ka sa makeup na makeup room, tahimik eh. Saka na marinig mo, pok. May ganun pa eh. Gumaganon pa eh. Ganun. Pag ay, mini-makeup pa yung crazy duo dyan. Ganun. Mas may caution, yung may yellow na. Oo, oh, yung may ano, yung may parang nung sa pulis. Yung magtatay, yung magtatay. Magtatay. Lalo yung tatay. Tatay yan eh. Yung tatay Diego, puta, yun, ang hirap. Pero yung, sa TV parang hindi, magtatay ba talaga sila? Oo, oh, ang tatay doon, yung mataba. Yung mataba? Yung anak, yung may bigote. Mas mukha lang matured yung anak kasi, puta, maaga na bulok eh. Ay, maagang ano. Bisyo. Bisyo, yun, bisyo. Kaya, 18 years old. Anong bisyo nun? Siguro, mga 4 years old, nagyoyosi na yun eh. Tapos, nakatigim ng, siguro, siyempre natin, siyempre drugs. Mga grade 5, nagyo-drugs na yan. Grabe. Kaya sabi, tanong namin, ano, kala namin siya yung tatay talaga eh. Sabi ko, anong sekreto mo, bakit na-maintain mo yung ganyang edad? Sabi niya, bisyo. Kasi ano, ilan to? 18. 18 lang. So, kita mo pag tinignan mo, wala pa pangipin. Pero ngayon, nagbago na. Medyo. Pero mukhang sabog pa rin. Kumikita na eh, kaya hindi na siya nagja-drugs. Siyempre, puta doon na sila, ano, ecstasy na. Ecstasy. Yung pang-party na. Party drugs. Ang party drugs sila, buskopan. Tsaka may pinamik. Ano pa na ba pa? Hindi, yung para sa tuhod. Ano yun, yung para sa tuhod. Eskelan. Eskelan, yun. Yung ulat nila, aceton. Pag binigyan eh, ano ba yan? Mata, ecstasy, hindi. Eskelan muna, wala tuhod. Nagbo-bolo rin pa rin. Zumba. Zumba. Ay, nagsusumba. Uso yung ngayon eh. Nagsusumba sila from 7 to 9 p.m. Ang title yung Sumbang Gabi. Sumbang Gabi? Sumbang Gabi. 9 days silang ginagawa yun para yung wish nila magkatotoo. Magkatotoo. Yung parang hindi na sumagat yung tuhod. Para ganun. Sumbang Gabi sila. Ganun. Alam na niya, alam. So may Simbang Gabi, may Sumbang Gabi. Ayun. Dami kong natututunan sa Supremo. Iba talaga pag Supremo, dami mong matututunan. Supremo, dami nalaman yan. Grabe. Kaya, bakit, oo nga pala. Sa Anthony Andres, ba't Supremo yung kinuha mong pangalan? Yung mga tropa ko kasi nagbigay sa kanya kasi nga Andres eh. Sino yung mga tropa mo kung pwede pangalanin? Yung mga barkada ko na yung sila sa TSC, sila Heisel, yung ganyan. TSC, yung story circle. Kasi apelido ko Andres, di ba? Andres Bonifacio.
So si Andres Bonifacio, siya yung supremo ng Katipunan. Ah, hindi, akala ko, kaya supremo, tsaka kinumpir kay Andres Bonifacio kasi magkamukha kayo. Hindi. Antonio Luna yung kamukha ko eh. Antonio Luna. Pero nung tumawa ako, pati kamukha ko sa Monopoly. Misa Pringles. Pringles. Masawig mo yung Pringles. Masawig ko yung Pringles. Mas palagi kong nakita yung Pringles eh. Yung Pringles, ginagamit kaya kapag foreigner yung mga client. Tawag sa Mr. Pring. Okay. Sa talent fee. Nung hindi ka pa lumalabas sa Showtime, ano lang, estimate lang na talent fee nung hindi ka pa gumawa? Minimal lang. Siyempre, sa Manila. Hindi, pamasaya lang yan. Hindi tumatanggap. Dati sa Manila, siyempre, ang talent fee dyan, hindi naman ganun kalaki. Tapos wala naman kung yung magic ko naman, hindi yan, hindi naman yan applicable sa children's party. Kasi, siyempre, pag sa Manila ka, ang magic mo dapat, ang grande, marami kang props. Eh ako, pack small place big lang ako, isang maleta lang eh. Nung nag-after ng Funny One, syempre, ano na yun, nagkaroon ka ng exposure sa TV, magagamit mo na siya para sa marketing mo. Kumbaga, nagkaroon kami ng ano eh, nagkaroon kami ng parang, kung tinatawag namin, parang artista value kunwari. Kahit hindi naman kami naging artista, parang celebrity status kahit pa paano. Yun yung naging lamang namin dun sa ibang performer. So kaya medyo naging Chris. Kasi dati, ano, ang package ko dati, 1-5 magic show ngayon. Ginawa ko 2,000, may kasamang catering. Tapos susulit. Oo, additional 300 sa akin na yung bisita. Ikaw na magdadala. Ako na. Tapos, walang ganung package dito. Tapos pag nagsama sila ng bisita, syempre bawal yung corkage yun. Corkage. Corkage yung pagkasama ng parents yung mga pamilya nila. Hindi bawal yung corkage yan. May corkage na. Ikaw lang. May corkage na pala ngayon. 2K catering, magic show with catering, 2-3 sa akin na yung bisita. Ako na magdadala ng bisita. Yung catering kasama na yung pagkain. Oo, kasama na yun. Kumbaga, wala ka nang gagawin. Dala ko na rin yung bisita. Pupunta ka lang, alis ka na lang. Kain, alis. Kain, alis. Diba? Dali nga. Ganun. Hindi na magandang pahay. Wala akong makalaban doon. Kasi bilhin mo, di ba? 2-3? Ang kadalasan ko lang nare-reklamo sa akin, sinasabi lang nung client ko, tangin, sino mga bisita, di naman namin kilala yun, lalakas kumain, yun, gano'n. Kasama sa package na yun eh. Oo, kasama talaga sa package. Ang nainis lang kasi ko, yung mga iba kasi, hindi naman pumipirma ng waiver, pag nag-take out. Nag-take out? Oo. Naabutan ko, nagagawa sa ulo ng lechon eh. Nagagawa sa ulo ng lechon eh. Ang sarap, no? Okay. Nagagawa ng mga bisita. Saan ba mag-contact si, halimbawa, paano kontakin? Pag pag sa Tacloba may pagpapabook sa iyo. Pag magpapabook sa akin, syempre, pwede niyo akong puntahan sa Facebook account ko. Facebook. Facebook ano yung Facebook account mo? Type lang hapin niyo lang sa Facebook Anthony Supremo Andres. May page ka, may page. May page na, hindi yun yung Facebook page ko, yung fan page ko Anthony Supremo. Ilan Andres. Yung likers mo doon? Ang likers ko doon siguro kulang 9,000. Ang dami. 9,000 likers yun. Tapos ang mga bad trip sa akin doon, siguro mga 100,000. Mga bad trip sa akin, o. Kasi ako lang, so yung 9,000. Natapakan ako sa Facebook, ako lang yata nilagyan ng bad trip. O, nakalagay itong bad trip, 100,000. Bad trip yung nilagyan. So yung 9,000 na likers mo, hindi mo naman sariling account yun? Ay, hindi. Yung 8,500 siguro doon, kamag-anak ko. Kamag-anak mo. Dami mo naman kamag-anak. O, kamag-anak. Kasama, yung 8,500 kasi doon, kamag-anak ko, tsaka yung mga kinuha kong guest sa catering. Okay. Yung mga bisita. Mga bisita. Okay, grabe. Okay. Huling tanong. Bago natin tapusin yung interview kay Supremo. Ano bang magandang huling tanong? Saan nanggaling ang pangalan Supremo? Tinanong na yung kanina. Tinanong na? Inulit lang. Inulit lang. Minsan corny din yung... Hindi, gato talaga sa Tacloban. Bigla namin nasasaya talaga na ano. Oo. Hindi. Alam niyo ba yung nangyari? Yung bagyo. May mga ligaw pa talaga na... Hindi pa matahimik. Hindi pa matahimik yung mga kaligaw. Meron pa talaga. Ang dami talaga. Hindi pa talaga. Yung mag... Pag makita mo yan sa video, makikita mo yung mukha na parang dinaanan ng bagyo talaga. Hindi matahimik po ta, di pa sumunod ulit. Mukhang wala namang ginagawa. Ba't di pa sumunod ulit, di ba? Hindi naman. Okay. Huling tanong. Serious. Nung wala pa sa Showtime, wala pa yung Funny One, wala kang manager, so sarili mo lang yung dinadala mo. After ng Showtime, may manager na ba? May handler sa amin. May mahawak naman. So may kahati ka na, parang ganun? Actually, depende. Kapag sa kanya nanggagaling yung Booking. Pero pag sa akin, syempre sa akin yun.
Kasi naman yun naman yung deal din namin, di ba? Pero pag sa kanya galing yung booking, nag-offer ka pa rin ng catering. Oo, oh, kasama talaga. Kasama. Yung talaga sa package ka talaga. Okay, kasama pa rin. Okay. Yung sa package mo na 2-3, ilang bisita ba yung kasama sa package mo? Depende, may pipirmahan sila na po ilan yung kaya i-accommodate talaga na bisita. Tsaka ano yun, may itin na yun, ano bang gusto nyo? Matakaw, minimal na kumain. Ano, may categories, may categories. Kasi yung package ko, adjustable yan sa budget ng kliyente. Ah, okay. Halimbawa, mataba. So, pinakalugi sila pag yung pinili nila yung mga nakamatuwa na package. Ay, kailangan. Grabe. Ang lakas kumain. May food trip yung mangyayari talaga, food trip. Kailangan. Nakamatuwa na package. Yung mga bisita niyan, parang sila na bahala mag-entertain sa bisita na dala mo. Oo. In-entertain na lang yung sarili nila kasi naka-briefing naman sila sa akin. Ah, okay. Parang lahat, papalakpak. Oo, ganun. Ang mahirap lang sa nakamaruwa na package, ang tagal ng ano nila, deception yung... na. Tapos na yung magic show, tsaka pa lang sila pumapalakpak. Ano, delay. Okay. Oo, tapos happy birthday sa tatawanan sila. Siyempre, ang hirap. Kaya parang hindi ko na ganang ino-offer eh. Kasi naguguluhan yung us eh. Iba tapos na yung greeting, tsaka pa lang sila bumabate. Nalaman na yan ko ni Andres. Pa lang sila bumabate. Ang hirap nila kausap. Ikaw pa yung nag-interview? Hindi ka naman nag-interview eh. Pagpasok, may drug test ba? Wala. Okay, sila sino yung mga bumaba? Ate, siya yung mga waiter siguro. Ah, okay. Kasama mo ni asawa mo, tatanong ka pa na kung mga bumaba waiter. Hindi, ano lang. Kasi kala ko yung nagmamasahe. Di ba, maya pa maglalabas yun. Okay. So again, this is Anthony Andres Supremo from Funny One Showtime. So ano yung advice mo sa mga gustong maging komedyante na magician? De, kung sa mga magician na gustong maging komedyante, may advice ko lang sa iyo, wag na. Magsisiksikan lang tayo. Hirap na nga makakuha ng trabaho sa nagaya pa kayo, 'di ba? Ang dami-dami naman pwedeng gawin diyan. Try niyo yung maging ano, nakakaiyak na comedian, magician. 'Di ba? Ikaw lang yung gumagawa sa party noon. 'Di ba? Magba-magic at umiiyak yung mga tao. Itry nyo sa burol. Doon kayo magandang sa burol muna, di ba? Doon nyo i-offer yung magic nyo. Di ba? Parang, di ba? Yung panimula. Doon panimula. Okay. Di ba? Sabi mo, meron ako itong pulang panyo, di ba? Tapos iyak yung, paborito nyo yung pulang kulay. Ganun. Tapos, papiliin mo ng baraha, mawawala. Tapos, mapupunta doon sa tiyan nung napanay. Di ba? Bubuksan mo na tao, lalaslasin mo yung tiyan ulit. Di ba? Lalabas may mga bulak. O ganun. Ito ba yung card mo? Di ba? Ganun. Maging unique. So, narinig nyo from Supremo, huwag na maging comedian na magician, maging nakakaiyak. Dramatic magician. Ayun, mas maganda pakinggan. Dramatic na magician. So again, mga kabarangay, this is your Cup Magic Dad. I'm with Supremo. Peace out. Bye.